Hello mga ka-blessing! So ito, 44 bars challenge lang naman. Tapos late ata sila dito, you know? Matagal na kasi ito na challenge, di ba? Hindi naman matagal masyado, pero parang late na sa ano. Pero pakinggan natin daw bagong release nila 14 hours ago. Let's go. Guys, hindi ko na ipipin, anong tawag dyan, i-flash dito ang mga nag-request kasi gagawa naman talaga namin to kasi bagong release. And pakinggan natin to. Na-idol na ni Ate yung one tags, guys. Alam nyo ba yung bakit ngayon ka lang? Pinaulit-ulit niya, pinaulit-ulit niya talaga, guys. Uy, bagklase to ah, parang may video na ano, no? 44 bars doing this video. Ibang klase nung pag nakita natin sila, no? Kasi naka-comment eh, nakausap natin sa comment. Pero malaki na talaga chat nila, guys. Ay, parang pinadalaan sila ng sula. Hindi ko makita. Kahit naka-eyeglass ako, di ko makikita. Parang pinadalaan sila ng sulat na gawan. Ano ba nakasulat? Gusto ko yung ano ah, unique sila dito ah. May pa ganun-ganun na intro ah. Hey! Parang may pa story-story pa sila ah. Acting yarn. Hey! Sa Republika ng Harmonika, mundong may nababalot na iwagan ng pag-ibig, at kaibang kapangyarihan na tatay ng ibig. Parang sila ang iba lang ang intro ah. Hindi kanta. Rap, hindi rap. Makanta, oo. Makanta yung Ina nga ang panahon, di ko pala nagpasin ang pagkakataon na makadaupang palag kita. Ngayon, binasa ko sa amin ang iyong kanta. Kaya sa bawat segundo nito aking sinusulat, ang una kong mensahe ay marami pong salamat. Itundok kitang sumulat ng kanta at kung paano sa mula. Oh, ako sa Black Knight po! Parang idol yung si Black Knight sinabi niyo doon, idulok kita sa sulat. Sinura akong tumula something. Okay. Pinarating pinag-isa, sinunta ko na ng tahimik. Nandahin sa pamamagitan mo, lubos ko na unawaan ang hilig. Ako'y nagpakadalubasa, mapuro na din ay hinasa. Alam ko na katulad mo, kaya ko rin takot din na mamatala. I think that was Glock 9. I think si Glock 9 yung parang yung flash na nasa t-shirt. Hindi ako sure kung si Glock 9. Hindi kami sure kung si Glock 9 yung flash ko lang. Kasi bakit may pa-flash? Unless unsponsored. Baka nang marami nagpapakamot na mabuti na kung sino-sino lang ang mapabibig. Parang na ano mo yung mga ganun bibig ganun parang Glock 9 yun na ano ah. I don't know. Di ba ganun si Glock 9 mag ano? Bibig. Ano di ba? May yung mga enders ni Glock 9. Dinidiinan niya yung last syllable. Baka nagkamali tayo dito no? Pero feeling ko kasi guys, comment kayo guys. Eh, hindi pa naman natin natapos. Baka may ano talaga. Inasisirain ang pangalan mo. Mabuti na lamang na sumaki sa isipan ng sinabi mo. Na huwag kang basta magtitiwala sa paligid mo. Hindi naman lahat ay totoo. At lalasulin lang ang isip mo. Kaya't sa larangan at huwag kailangan maging matalino. Maniwala ka lang sa sarili at wala makakabigil kahit sino. Ituloy mo lang ang pagsulat, huwag magalinakan. Totoo yan guys sa lahat ng mga rapper no, sulat nang sulat nang talaga kasi yeah. Mag-improve yan eh. Dyan ka talaga. You improve by experience, you improve by practice. Hindi siya one day seminar na or one day workshop. It takes a lot of years for you to work on your skills. Totoo yan. Para halos ma-memorize mo na yung mga ka-rhyming ng mga ganyan na word, no? Or you experiment. Hindi lang kasi yan sa ano, you don't end by talking fast or being able to spit lines fast. Kaya yung iba eh, may mga magandang boses, marunong mag-rap, pero cover na lang, magka-cover. Diba? Because they lack the pagiging makata. Oh, parang mahirapan sila dun. Pero ibang talent din yun. It's really hard naman talaga. Continue tayo. Ako ay nagpapasalamat kay Gab. Kung ba't ako andito at natutunang lumipad mula sa aming Gab. Nagpapasalamat kay Gab? Gab?
God? Ganon, Glock? Gab or? Kay Glock, kay Gab, kay God. Ano ba yun? Ano ba lyrics ito? Di namin alam. Go! Black Knight kasi si Glock, no? Glock, no, yun I think it's not just about Glock. It's about every person who helped them. Oo, hindi sa lahat lang, it's a shout out to all the person who helped them. Parang na-influensyan siya. Ganun. Sa yung mga naniwala talaga sa kanya. Muli na mga bala, nalang sapatong nilerasyon na handog. Mas pinalak sa tunog, huling patapawala. Naming halid ka, iba pala ko. Ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na naniniwala. Sa amin ay naghihintay ang tunay na suporta nyo at pagmamahal sa amin at sa aming musika ay nagbibigay. Ako'y nagpapasalamat sa mga patuloy na naniniwala. Sa amin ay naghihintay ang tunay na suporta nyo at pagmamahal sa amin at sa aming musika ay nagbibigay sila. Nice. Can you stop? Can you pause it for a while? Alam mo, parang so far sa naririnig namin 44 Bars Challenge, ito lang yung parang super positive vibe, no? Kasi some, yung iba nating na-react, parang nag-address sila ng hater, nag-address sila about sa kanilang buhay or journey. Positive din naman yun. But for this one, parang walang hate, gano'n. Walang negative akong naririnig. Positive. Lahat positive. Yung pasasalamat something. And I don't know, As usual, si Blingzy is very unique kung paano niya yung parang biglang nagra-rap, kumakanta ulit. Oh, I got it. It's very shocking. Isa siya sa mga rappers na parang hindi naman ako expert, ha. Hindi naman like na na-foresee ko. Pero unexpected yung mga binibitawan niya, no. Kasi may ibang rappers para expected mo na yung ganun. Kasi sa kanya kasi bigla siyang kumakanta and then kasi nagra-rap. Type mo yung mga ganun yung mga boses niya. Hindi, what I mean is that unexpected kung kailan siya kakanta. Kailan siya nagra-rap ng mabilis. Kaya parang kailan niya papasukin yung mga ganun. Oh, biglang akala mo rap pa rin ang kasunod dito. Ay, hindi, kakanta pala. Parang ganun. Parang hindi. Tapos rap na naman. Hindi. You can't really expect. Kaya napaka, diverse ng naririnig mo. Next. Maraming salamat sa tamang pagkatatapon at tinutuloy ko regalo mo ngayong invitasyon. Kaya ako na malam. Parang inimbitahan siya ni Glock. Kasi kaya yung papel. Baka something ganun. Oh. And you know what? Parang this song, di ba sabi mo, magre-release sila ng comeback song? Oh. Di ba ang dami nilang nire-release ngayon ng sinabi. Remake ganun. Oh. And they're gonna release new music. I think this is lahat ng mga ina-upload nila, yung Wish Bus, this one. I think this is a build-up in order to, you know, build clout and audiences to prepare the fans and, you know, upcoming new fans sa comeback nila. And they are thanking, nagpapasalamat sila kasi until now, hindi nawala. Kayo, yung mga fans, yung matagal ng fans, nandyan pa rin kayo and they are being thankful. Parang talagang inaano nila, no? Preparing. They're preparing the fans and the people sa kanilang pagbabalik. Comeback. Pwede't maglahat kung paano po sinimulan na aralin mo mundo ng rap mula sa awit. Kailangan talaga aralin, no? Yes. Hindi talaga basta-basta na lang na magsulat ka, no? No, there are a lot of artists na established, parang manufactured na ng management. Gawa ng kanta, you just sing it, you just perform. Oh my, ganun. But for rapping, sa naobserbahan ko, very personal yung rapping, eh. Hindi siya basta-basta na produce ka lang ng music. Maybe for some artists, ganun. But for rapping, for rappers like them, very personal yung songs nila. Like sila talaga yung gumagawa, yes. Ganun. Tambad na kahit kung bako ng armas at mas na mas maangas at masero sa metal at punks na pagayon ng tundo. Nakilala ko si Gab, si Gab, di pala Glock. Gab nga, ito yung kanina din. Sino ba yung Gab? Mabs, siya yung founder? Siya yung founder. Si Gab at si Kial. Si Kial lang yung namumukhaan ko doon, si Gab hindi pa masyado. Hey!
Hindi talaga ako makakarinig ng mentoring. May sinasabi siya that he was mentored. We don't know kung sino. But maybe those people nga na tumulong sa kanila. Tama ba tayo dun sa Glock 9? Tama ba tayo? No, I think lahat nga. Kasi yung definition nga nila si Glock. Lahat ng, hindi naman kasi isang tao tumulong sa kanila. Lahat na, they shout out mobs, Gab, and even Glock 9. It's pretty obvious na they are thanking everyone, especially the fans. Meron ganun. Go. And di talaga ako makakarinig ng English, guys. Go. Kahit ano na sa susunod, dapat mas lalo kong galingan. Mas lalo kong nagama. Kung ano kahalaga, maging makatadi ka. Dapat maging pabayaan dahil sinusundan ka ng mga bagong salta. Oh, tapos. Ang mga nagawa mong banta na para sa kanila. Mga salita ko'y parang makapangyari yung dasal. Oh, stop. I think I quite understand what he was trying to say. Kasi alam mo yung struggle ng mga new gen or bagong salta, struggle ng mga new gen rappers, new artists, ganun, is to prove themselves na themselves sa talented sila. Now, sila, kahit sabihin natin legend na, ano na, matagal na sa ano, akala natin wala na silang struggle. Kasi, di ba, sikat na sila, may ganun. But no, ang struggle na nila as legends is that yung pressure kung paano na maging ma-sustain para ma-maintain. Ma-maintain nila. And hindi lang ma-maintain, but still. Consistency as legends. Yan. Paano pa rin na maging magaling sila? Kasi maraming ang bagong salta na nakaabang pa rin. Yung pressure pala ng isang legend, akala natin relax na sila kasi ando na sila sa taas. But mas mabigat pala yung pressure nila. Kasi hindi lang pagpuprove na magaling sila, but paano nila mamaintain and magiging good examples sila sa new gen rappers. Parang yun yung pagkakaintindi ko sa lyrics. It's a message sa comeback nila, sa pagbabalik nila. Parang may narinig ako dun sa ano, dun sa huli, parang may ganun. Parang invitation nga. I think parang may sumisigaw na ano, na effects na. Parang ganun. Hindi ko ako sure pero may narinig lang ako. May narinig ko, tama? I know. I did. Kasi naka-focus ako dun sa pagsabi niya ng sa aming pagbabalik. Salamat sa invitation. Ay, narinig ko din like yan. Narinig ko din. Parang totoo nga. I think doon pala sa Legion te, kaya wala si Innocent One kasi nawala siya kasi nagpahinga doon sa rap scene. Kaya wala siya doon. At now, kakabalik lang doon. Ayun nga, it's a message to everyone that they're back and let's be well prepared, guys. And yeah, rate tayo dito. Okay, perfect. God. Sa akin ha, so akala ko magkaano sila, magsabay sila ng kanta, hindi pa napay sa isa pa na. Pero naririnig mo sa background si ano, si Blingsy, nag-harmonize pa rin siya. Kahit sa part ni Blingsy, maririnig mo yung ano. Hindi, wala akong napansin doon. Hindi, meron. May mixture, may layering pa rin ng two voices nila. Hindi talaga mawawala yun. Sa akin ha, so far, sa lahat ng 44 bars, so far lang, dito lang ha, sa aming mga na-reaction. Hindi ko naman nakita lahat. Pero so far, hindi ako biased. Ito talaga yung parang favorite ko na 44 bars challenge. Favorite. Kasi so para sa akin. Okay. Super ano siya, super positive and I love that they parang nire-recognize niya yung fans nila. Parang di ba masarap sa feeling yun, yung parang nire-recognize ka ng idol. Although hindi lang sa akin guys, ito din ang favorite ko pagdating sa lyrics, sa concept ng paggawa nila ng kanta. Yeah, parang may ganun, pero pagdating sa pakinggan, doon ako kang Soji pa rin.
saktong flowjet pa rin ako. Kasi it's very maganda pakinggan talaga. Para sa akin 'to, guys, ah. Hindi para sa akin mas maganda, nagaganda na ako flowjet doon sa pagka-flow niya, sa pagkakanta niya, ganoon. Pero maganda 'to, ibang klase kasi 'to, eh. Ibang klase, pero iba din yung approach. I think perfect natawid may... mo dito, alam ko na 'yan. Yes, alam, lalo na siblings, halos sa lahat kasi ng music video or like performance na inaano namin, napapansin ko talaga lagi si Innocent kasi ganun, yung voice niya ganun. But this time, I think Blingzy really shined in this performance. Parang iba din yung approach niya, eh. Alam niyo, two different artists, but as a group, sobrang complementary din ng dalawa. And yeah, catchy. And that is it, guys. So, sana nagustuhan niyo. Comment down below kung anong masabi niyo. Anong masabi niyo sa reaction vid namin? At anong opinion niyo about this? Wait lang. 44 bars challenge na. Shout out tayo, guys. Okay, shout out to ako si RR, Leo Bryl Fortes, Melvin Feliciano, Tuldok TV, Daniel Cordell, King Pogi, Sokyo TV, Prince Shake, RR Velasco Biato, Ray Mark Laba, Gala, Kimberly Ann Javier, Fern Sipi or Kepe, King Pogi, Jean Villamil, Vincent Kiana, John Kent 2.0, Kyle Adrian Janice, Carl Justin Kagurangan, Grace Bai, Aaron Peralta, Angelo Talisayan, Jericho John Benafe, Kyrie Nartes, Juan John Elmer, Juan de la Cruz, Jomar Nata, John Lumagbas, and Michael Romoco. And that is it, guys, na nagustuhan nyo. And like the video kung nagustuhan nyo ang video na to. And yeah, bye guys, please subscribe. Ingat nyo. Bye. Comment down below kung meron nyo gusto na ipapareact. Bye.